guys, good morning. This is Marshall TV and welcome back to our YouTube channel. Sa video pong ito ay i-share ko po sa inyo yung aking paggawa ng donut Bavarian po at yung donut na may toppings na strawberry. Pero bago natin simulan ng aking video, please like and subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking pang-upload ng mga video. Simulan na po natin. Yung aking gagawing donut ay 4 na kilo. Maglalagay tayo ng 800 grams na asukal, 60 grams na asin, 100 grams na milk powder, vanilla, 2 takip, at 2 kilos na tubig. Grams na lard. Tapos guys, i-mix na po natin. Tunawin natin yung unang nilagay na ingredients. Make sure guys na natunaw nyo yung asukal at yung asin. Okay guys, pag natunaw nyo nun ng maayos, ilagay na natin yung ating reyna. First class, 4 na kilo. At yeast, 60 grams. Next guys is kailangan na natin siyang haluin. Hindi na ako gumamit ng disposable gloves guys kasi masisira lang po. So yun guys, haluin na natin. Bubuoy natin siya. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa akin pang i-upload ng mga video. Guys, ito mo yung itsura ng inyong masa dapat ha, kasi idadala ito sa makina. So ngayon guys, ito na yung ating masa, mamakinahin na natin siya. Ito na yung ating masa pagkatapos yung makina. Almost 5 minutes po siyang minakina guys ha. Ngayon, ikakat na natin siya. 40 grams po ang aking cut ng donut. Ngayon guys, pagkatapos natin ikat, kailangan natin siyang bilugin. Dapat bilugin natin siya guys ha. Donut, natapos na natin bilugin. Rest muna natin siya ng mga ilang minuto. Umabot po ng 226 yung ating 4 na kilo. Guys, after 30 minutes na rest ng inyong donut, ganito lang susunod yung gagawin. Pipiin lang po siya. Lagay na sa plancha. Ito po yung ating donut na nakapipi. Ganyan lang po lahat. Ngayon guys, pagkatapos nyo yung ipipi lahat ng donut, rest muna natin siya. Palasahin muna natin siya guys, bago isalang ha. Palasahin muna natin. Guys, after 1.5 hours, mag-i-edit na ako ng mantika para isalang na yung ating donut. Po. Pag makalipas po ang isang kalahating oras po, mag-iinit na po ako ng mantika para isalang po yung ating donut. Mainit yung mantika natin.
Dalangan natin yung donut. Medyo mapula na, balik na rin na lang po. Okay, luto na yung ating donut guys. Yan ang ano niya, kulay pag ano, tahawin nyo na siya. Pala guys, paano nyo malalaman kung mainit ng mantika? Mag-testing po kayo ng isa. Pag tinignan nyo po yung donut yung mabilis na pumula, yun, pwede na kayo mag-salang. Patay ng ano. Lata na ito guys, yung malaki na. Yan, haluin guys. Haluin ng haluin hanggang matunaw yung powder sugar tsaka yung asukal. So yan guys, medyo malapot na siya. Tuloy lang sa paghalo guys ha. Hinaan natin yung apoy pag ganyan na. Tapos mag-add tayo ng 1/2 tablespoon ng margarine. So, patayin na natin siya pag ganyan guys. Patayin na lang. Yan na yung ating magiging filling. Guys, ito yung ating filling. Pala magpapalamigin muna natin siya guys bago natin ilagay sa ating donut ha. Ito siya guys ha. Ngayon guys, kung gagawa kayo nito ng chocolate filling, itong ingredients na magdadaglag lang po kayo ng 30 grams na original cocoa ay kahalo niya lang po sa linagay ng mga ano ingredients. Yun lang po ha, 30 grams na original cocoa, mag-add lang po kayo. Yan. Okay po. Gets na po. So ngayon guys, ito yung ating donut. Bubutasan muna natin bago siya palamanan. Yan na. Guys, napalamanan na natin yung ating donut. Ito yung aking gamit. Palaman guys ha. Simple. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa akin pang i-upload ang mga video. So, ganun lang gagawin guys. Lahat. Peace.